Alright, so tamang pahangin lang muna. Dito ako sa Shell. So yung price ng diesel natin ngayon sa fuel save, 26.77. Yung V-Power is 28.77. So alam ko hindi tama yung nandyan sa ano nila eh. So nagpapahangin lang ako saglit. Tapos ipa-full tank ko tong Fortuner ngayon. Tingnan natin kung magkano yung babayaran ko. Nangalahati siya ng tanke. Half na siya. So ipa-full tank sagad natin to ngayon kung magkano yung mababayaran ko. Yung PSI na kinakarga ko dito is ano lang siya, 30. Kasi mag-isa lang naman ako, kaya 30 lang yung PSI. So yun nga pala guys, welcome back sa panibagong video. At kung bago ka palang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Yan. So ngayon mag-POV lang tayo kasi uuwi na ako ng Quezon City. Doon na muna ako mag-stay kasi kailangan ko nang magpadala ng mga orders kasi yung LBC dito sa Bulacan, MWF lang yung pickup. So mabibitin ako sa padala or matatagalan yung return ng pera ko kung magpadala ako ng mga parcel dito sa Bulacan. So naisipan ko sa Quezon City na muna ako magstay kasi doon araw-araw pa rin yung pickup ng padala. Okay, so papakarga lang tayo ng hangin, tapos papakarga tayo ng diesel kasi mas mura dito sa Bulacan kumpara sa Metro Manila. Kung dito 26, siguro sa Manila nasa 28 yan yung fuel save. Laging mahal ng dos yung Metro Manila kumpara dito sa Bulacan, kaya pag nandito ako sa Bulacan, nagkakarga na talaga. Patayin lang natin itong makina natin for safety. Full tank sagad lang. Magkano per liter nyo? 26 po. 26? Okay. O diba 26 yung 26, tapos dun sa ano nila sa harapan ang nakalagay is 28. So sabi ko nga hindi tama yung nakalagay dun na price. Let's go. Ang init. Sobra. Sa Quezon City na ako magpa-car wash. Kumusta po kayo guys? Isipan ko po na sa Quezon City muna ako magstay kasi mahirap magpadala ng mga orders dito sa Bulacan. Mas matagal siya magpa-ship. So, naisipan ko na sa Quezon City na muna ako kasi pag nagpapadala ako, pupunta pa ako ng Quezon City tapos uuwi na naman ako dito. So, ang laki ng gastos ko sa gasolina. Mura lang yung gasolina natin ngayon pero abala. Diba? So, kumusta po? Sana may nakakain pa kayo dyan. Kaya ako, may makain pa naman ako pero hindi ko nahihintayin yung mag-lift yung ECQ natin bago ako kumilos kasi mahirap na, di ba? So, mas okay yung kahit papano meron tayong kita, di ba? So, yun. Kailangan natin kumilos kasi pag hindi tayo kikilos, maugutom yung pamilya natin. Sa mga nagsasabi na pasaway daw ako kasi labas daw ako ng labas, gala ng gala. Guys, ito tandaan nyo sa mga nambabash or mga nagsasabi ng hindi maganda. Magkaiba yung lumabas ka kasi may importante kang lakad. Magkaiba rin yung lumabas ka para gumala ka lang. Yun yung mali, di ba? So, yun nga, hindi natin ma-please yung lahat ng tao. Na ganito kasi yan eh. Kahit anong gawin natin, kahit may gawin tayong tama, may gawin tayong mali, meron at merong masasabi yung mga tao. Yan. So, ayun. Marami din kasi nagko-comment eh. Ganun. So, okay lang. Yun nga, hindi natin ma-please ang lahat. So, kailangan natin hayaan kung ano man yung mga sinasabi ng iba. So, ganito lang kasi yan eh. Pag nagutom yung pamilya ko, hindi naman sila yung magpapakain. Yan lang yan. So,
So ang importante, yung lahat ng lakad mo is safe. Hindi ka nagpupunta sa mga matataong lugar. Ayan. So kailangan ko nang mag-Quezon City muna. 2 months na ako dito sa Bulacan. So mahirap, sobrang hirap kasi magpadala ng mga parcels dito sa Bulacan. Tsaka yung LBC dito, Monday, Wednesday, Friday lang yung pick up. So halimbawa, nagpadala ka ng Martes. So kinabukasan papipick upin ng shuttler nila yon. So delayed ka na sa mga clients mo. Mas maganda kasi yung nagpadala ka ng item ngayon, tapos napipick up ka agad, tapos ipapadala na ng LBC, di ba? So mas okay yung ganun. Kaya gusto ko sa Quezon City na muna ako magstay. So sa mga nagre-request ng Fortuner POV, ito na po yun. May mga magko-comment na naman, walang kwentang content kasi nagpi-POV na naman, paulit-ulit na naman ako, ganun. So hanggat may nagre-request, gagawin natin, di ba? Hanggat may nilalabas kang video, content pa rin ang tawag doon, di ba? Gabi no, hindi ko maintindihan yung mga bashers, yung ibang tao na nagbibitaw ng mga negative na salita sa'yo. Tulad ko, ang channel ko ay about sasakyan. Tapos, pag nag-post ako ng sasakyan, maraming nagko-comment na nagyayabang na naman, nagyayabang. Alam nga naman, magpo-post ako ng content na nagpa-prank ako. Eh, hindi naman about prank yung channel ko, about sasakyan naman. Diba? Marami akong nababasang ganun eh. Ang yabang ko daw, puro sasakyan daw yung pinapakita ko. Nagpapakita na naman daw ako ng sasakyan eh, base model lang. Mga ganun-ganun. Ang daming sinasabi ng mga tao eh, ang daming alam eh. Kahit i-search nyo yung channel ko, ang kategory ng channel ko ay Autos and Vehicles. Okay? So sa mga basher na nagsasabing mayabang, nasa inyo na po yan. Hindi ko naman kailangan makipag-away sa inyo kasi yan yung mindset nyo. Hindi ko kailangan i-level yung sarili ko sa inyo kasi yun yung mindset nyo. Wait lang. Diba? Thank you. And so Mindanao Ave ako exit ngayon kasi mag-order ako ng products. May pipick upin akong products. Daming nagpapalipad ng saranggola dito.
Ayan, so may checkpoint tayo dito. Pagay lang natin itong camera natin. Sana talaga hindi na mag-extend yung ECQ natin, no? Kasi ang hirap. Ang hirap para sa mga ordinaryong tao lang na yun nga, yung wala namang inaasahang malaking pera, wala masyadong ipon, diba? So, sila yung mga kawawa sa ganitong panahon. So, sana umuki na itong sitwasyon natin para lahat tayo mag-back to normal na. Diba? Mahirap kasi yung baka yung ibang tao hindi sila magkasakit sa virus. Magkasakit naman sila sa gutom. Diba? Mahirap. So, Mindanao Ave na po ako. So, may pipick upin lang po akong products dito. So, guys, hanggang dito na lang ang ating POV. So, may pipick upin lang akong products dito kasi wala na akong products. Ang pangit ng buhok ko, sobra. Buisit kasi yung nagupit sa akin eh, ginawang gupit pang militar eh. So guys, ingat kayo. Maraming salamat sa support dito sa ating channel. Okay, bye.